Taong ahas na kumakain ng tao sa Robinson's Galleria. Totoo kaya ito? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga kwento tungkol sa kalahating tao at kalahating ahas na nasa Robinson's Galleria. At di umano, ito daw ay nanguha at kumakain ng tao. Kaya, simulan na natin. Ang Robinson's Galleria ay isang mall na malatagpuan sa EDSA, Quezon City. Ginawa ito noong 1990 pa. Meron itong 5 floor at pagmamay-ari ng negosyante na si John Gokongwei na merong $4.6 billion na net worth. Kaya number 3 siya sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Ayon daw sa mga Chinese, ang mga ahas ay pampaswerte sa negosyo. Kaya naman sa kultura ng mga Chinese, karamihan sa kanila ay nag-aalaga ng ahas sa bahay, kung minsan naman ay sa bodega ng kanilang negosyo. Pero noong late 1980, meron lumabas na kwento o urban legends tungkol sa Robinson's Galleria. Madalas ang mga urban legends ay walang binabanggit kung kanino ito nagmula. Ito ay urban legend tungkol sa kalahating tao at kalahating ahas na nilalang sa basement ng mall na ito. Ang taong ahas daw na ito ay pampaswerte ng pamilyang Gokongwei sa kanilang negosyo. Kaya noong mga panahon na yon, lumabas ang kwento na si John Gokongwei daw ay merong kambal na anak na babae at lalaki. Ang babae ay si Robina Gokongwei. Kambal naman na ito na lalaki ay ang kalahating tao at kalahating ahas. Pero walang nakakaalam kung ano ang itsura ng nilalang na ito na tinago daw nila para sa reputasyon ng kanilang pamilya. At sinasabi na binabayaran nila mga tao para maitago itong sikreto. Noong una, lumaki ito sa kanilang bahay nang walang problema ayon sa kwento. Pero dahil sa paglipas ng panahon, lumalaki lalo ang ahas na ito, hindi sapat ang espasyo ng bahay. At isa pang dahilan ay ang pagkain nito ay tao na delikado. Kaya ang plano ay gumawa ng isang mall sa syudad na merong malaking chamber sa ilalim nito kung saan magkakasya ang ahas na ito. Kaya ayon din sa kwento, kumuha ng mga architect mula pa sa ibang bansa para gawin ang plano na ito. Ang mga architect na ito ay mula pa sa Germany at Great Britain. Kaya pagkatapos itayo ang building na ito, doon nilagay ang ahas. Kasabay na kinabit dito ang mga spy camera sa mga fitting room. At ang nagmamatsyag sa mga spy camera na yun ay ang taong ahas na may hawak ng button para sa mga sahig na remote control na bumubukas sa isang pindot lang ng button. Pagkapindot ng button, bubukas ang sahig at mapupunta sa isang simid ang tao kung saan andon ang taong ahas. Ayon pa sa mga rumors o kwento-kwento, ang nilalang na ito ay mahilig sa mga magagandang babae na kanyang binibiktima. Meron ding mga report na mga magulang na naghahanap ng kanilang anak na sales lady sa mall. Tinanong nila sa manager ng mall kung nasaan ang anak nila. At ayon sa manager, hindi niya daw alam. Dahil nakapagtataka na hindi nag-time out ang mga sales lady na ito noong mga panahon na yon. Sumikat din ang kwento na ito dahil nagkaroon daw ito ng biktima ng mga sikat na artista. Ito ay si Alice Dixon at Rita Avila na biktima daw ng taong ahas na nilalang. Ayon sa kwento, si Alice daw ay nakatakas mula sa ahas, habang si Rita Avila naman ay namatay. Pero ang Rita Avila na nakikita daw ngayon ay look-alike niya na lang daw yon. At narito ang kwento ni Alex Dixon. Ang kwento ni Alex Dixon ay noong panahon na yon, sikat na sikat si Miss Alice. Isang araw, nag-shopping si Alice, namimili ng damit, at nang magsukat siya sa maling dressing room, nakita siya ng nilalang kaya nagkagusto sa kanya. Kaya ang ginawa ng nilalang na ito ay binuksan ng sahig na bumubukas. At nahulog si Alice papunta sa kwarto ng taong ahas. Pero sa kabutiang palad, nagawa daw makatakas ni Miss Alice. Kaya binayaran siya para manahimik at lumipad papuntang Canada at doon na manirahan para itago ang lihim na ito. Pero kapag in-interview si Miss Alice tungkol dito ay kailanman hindi niya kinumpirma kung totoo ito. At ang abogado na nag-ayos nito ay si Attorney Solicitor Frank Chavez. Huling nabuhay ang kwento na ito noong taong 2010 na sumikat ang video na ito. Video na kuha na ang title ay Robinson's Snake is Dead o ang ahas sa Robinson ay pumanaw na. At narito ang video. Mapapanood sa video na merong isang ahas na merong ulo ng tao. At kitang kita na hindi ito gumagalaw at meron din itong blandi na buhok. Ang video na ito ay nagkaroon ng 1.2 million views. Ikaw, kumbinsido ka ba sa video na ito? Comment mo sa baba ng video na ito kung anong masasabi mo tungkol sa kumakalat na video na ito. Isa pang version ng kwento na ito, ukol sa ahas sa Robinson,
ay ang taong ahas na ito daw ay isang babae na naglalabas ng ginintuang itlog na pinagmumulan ng yaman ng mga Gokong Wei. Narito din ang reaksyon sa mga interview at speech ni Robina Gokong Wei ukol sa urban legend na ito. Ayon sa kanya, wala siyang ideya kung sino ang nagsimula ng kwento na yun. Pero may mga taong naniniwala at madalas tinitignan ng mga tao ang kanyang binti kung merong kaliskis ng ahas. Isa pa sa nakakatawang reaksyon ni Robina ukol dito ay na may mga taong nagtatanong sa kanya ukol dito. At ang sagot lamang niya ay ginawa na niyang bag ang ahas para sa Robinson's Department Store. Meron din mga kwento-kwento ang mga tao na nabuo dahil dito. Una, ang logo ng Robinson's na letter R ay shaped daw ng ahas. Pangalawa, ang mga fitting room ay walang spy camera. Pero ang mga salamin na ito ay one-way windows na andun ang taong ahas na nanonood at nag-aabang ng mabibiktima. Pangatlong version ng kwento ay hindi ito isang taong ahas, kundi isang higanteng ahas. Pero masabi ko naman sa kwento na ito, meron akong tatlong konklusyon. Una, ay maaaring totoo ang kwento na ito dahil meron talaga mga kakaibang nilalang sa mundong ito. Pero hindi ako kumbinsido na totoo talaga ang nilalang na ito. Pangalawang konklusyon na nabuo sa akin ay maaaring marketing strategy lamang ito ng Robinson para mas makilala ang pangalan ng kanilang negosyo. Pangatlong konklusyon na nabuo sa aking isipan, maaaring ginawa ang kwento na ito para siraan ng Robinson's Mall para walang pumunta at bumiling mga customers. Dahil sa nung panahon na pumutok ang kwento na ito, dahil nung panahon na yon, nagsimula pa lang ang negosyo ni John Gokong Wei na Robinson's Mall. Pero sa totoo lang, naliw ako sa kwento na ito. Ikaw, anong masabi mo sa kwento na ito? Tingin mo, totoo kaya ito? O baka naman meron ka pang alam na kwento tungkol sa Robinson? Comment mo sa baba ng video na ito at share mo naman dyan sa comment section. Sa totoo lang, nung bata ko, narinig ko na din ang kwento na ito. Pero bago ng kwento na ito, meron ding isa pang urban legends na sumikat noon. Ito ay ang pag-aalay ng dugo ng bata sa San Juanico Bridge na pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Ang tulay na ito ay nagdudugtong sa Samar at Leyte. Nang ginagawang tulay na San Juanico Bridge, nauso naman ang kidnapping sa Samar at Leyte. Kaya nagkaroon ng teorya ang mga tao ng panahon na yon na ang mga batang nawawala ay inaalay ang dugo nila para maging matibay ang struktura ng San Juanico Bridge. At yan ang ilang mga urban legend at ang urban legend ukol sa Robinson's Galleria. Subscribe ka naman sa aking YouTube channel para laging updated sa mga videos.